kila Nanay Sewer, tapos na doon. So, pagka ito nalinis, antay-antay na lang ng ulan, pupuntahan ng may-ari. Pero kinakiusapan ko, iwanan mo na itong lalak, ano? Bawat puno. Yung iba dito hindi nabuhay. Ayan, ipit na. Abok-bok siya kayo, no? Hi guys, so oras na po ng pag-iba ng aming tindahan. Ayun, matagal na namin gustong gawin to. Kaso lang, hindi kami makabili-bili ng aming ilalagay. So ngayon, ay gigibain na to ni Buyog. Gigibain, tatanggalin pala. Ayan, tatanggalin na niya itong ginawa niyang pang takip dito sa screen. Itong stick. Tsaka itong dito sa kabilang stick din. Kasi malalaki kasi ang butas nito. Tapos, etong mga cookies maliliit na ano, lumulusot dito. Tapos, sa paggabi, ay kailangan namin siyang tanggalin isa-isa. Ipasok sa loob. Kasi, baka mamaya, hindi natin alam, mayroon lang dudukot dyan. Kasi naabot ng kamay. Pag maliliit, kasya siya. Pero hindi kagaya nito malalaki na ano naman, hindi yan lulusot dyan. So ayan, tatanggalin ni Buyog. Mabilis lang naman daw yan kasi ano lang siya. Inipit lang niya itong mga, ano bang tawag nitong screen na ito, malaking screen. Ha? Mating pala. Ayan. Bukbok. Siyempre, ano yung ini-extract mo dyan sa kahoy? Yan talaga, pag kahoy ang gamit. Na masagi ang ano? Ang... Oh, pwede man na, di mo rilusutan. Be, kay Kwan man. Ay, ang pako pala. Ang pako pala, ang pako. Yun. Mabilis lang pala. Wala na ito ba? Wala pa, inuhurot na. Ang isa naman, mag-deliver pa to. Wala pagka-deliver. Ay, init ng panahon, kaya ano. Tsado? Doy! Dodoy! Shout out, Dodoy! Sa'yo kayo nag-deliver, oh? Ah, yun yung tagay kayo. May squealers lang, JJ? Oh. Wala may klase, good. Napalaw. Ayan, may customer lang, so maya ng konti. Ah, bukbok siya kayo, no? Yan lang, daming bukbok pag inipit. Asa napit na nga? Ayan. Eto guys, tatanggalin lang yan para takpan ng ano, screen. So, papatungan lang siya ng ano, screen. Malalaki pa rin naman tong screen butas niya, pero hindi na kaya yan. Hindi na. Tumbling daw ga, otro. Para ano, hindi na siya lulusot, maliliit. So, itatakip lang siya. Guys, lumukot. Kaya kailangan idapa muna. I-roll siya paingon diri pabaliktad ba para mawala yung pagkalukot. Matulis pa naman yung gupit nila diyan sa dulo.
Oh, yan. Na-flat na siya. Dayon, saan mo na siya pagkuan? Wait lang. Sagi sa lansang. Ano ba? Sagi sa pako. Sige, sige. Sige. Wait lang, wait lang. Sige. Saan ba yan? Saan ba yan sumagi? Wait lang. Saan ba yan sumagi? Bakit ayaw mahila? Sige pa. Bira, bira. Sabi mo, cash. Sige, either. Sumagi pa. Sige, sige. Maliit lang. Kahit maliit lang yung dulo-dulo lang niya ang manuhan. Yun yung pinakadulo lang. Baka... Sagi. Wala niya ni Chokladay? Wala man. Bira pa. Pwede pa man. Wala siya takpan lahat. Ah... Doon mo ikabit, be. Diyan mo yung ikabit. Kay dito hindi man maano dito masyado. Tanggalin mo yung pagkasabit. Sige, hila. Hila. So, saan ba yan suma? Ay, dito. Sa ano? Oh. Nabali siguro na. Iwang ko. Yan ang isabit mo. Kay matulis ang dulo niya. At least, ito, pwede na to dito. Hanggang dito lang. Okay na yan. Huwag mo masyadong kwanbe, gilid lang. Ayun na siya is tanan. Gilid lang, oh. Masok hanggang sa pangko. Okay, okay, okay. Na, ano man sa estimate? Hindi kasi nasukat. Oh, kayan. Para may kapitan siya. Anyway, yung sa taas, hindi naman na nalalagyan yun madalas. Masyadong mataas. Ipit na. Agad, agad, agad. Bali, uy. Pastila na yung lampinig. Mutapot na yun. Gumaak na yun. Eh, manugsok na yun. And guys, kailangan siya masikip, ma-straight, kaya lagyan ni buhay ng ganyan para mahila. At least ano na siya, hindi na siya umbok. Kanina umbok na umbok to eh. Nahila sa taas. Kasi pag tatalian to, ano kasi yung alambre, baka mamaya matusok-tusok yung ano dyan. Ganyan na lang. Ganyan na lang ginagawa ni buhay para mahila yung screen. Pwede naman, be. Dili naman. Mayroon pa naman siya sa loob. Basta lang hindi na siya madukot. Ito kasi nadudukot pag ito lang. Lagi kasi sinasabi na nanay so weird. May nakikita na siya dito na nandudukot. Eh, kaya lagyan natin ng ano, pang takip. Oo. Pas, pag nakasara yan, yung trapal, gumaganon pa daw dito. Tapos, inihila dito. Tapos, pinipilit sa loob. Siyempre, tulog na kami. Kaya, hindi natin alam, diba? Ayan, guys.
sa wakas natapos din yan. Oh. So yan, hindi na siya madudukot. Na lagyan na rin at saka ito. Yan, hinila lang ni Buyo para sumikip. At saka tinalian ng ano ba yung pantali na plastic. Okay. Ayan, good morning guys. Update ko lang kayo sa tanim ni Mama dito. Ayan, nakapang-harvest na siya dito sa kanyang kangkong. Tapos ayan na naman yung pumubo na iba. At yung kanyang pipino. Wow, sobrang daming bulaklak. Ayan, ang daming bulaklak ng pipino ni Mama, oh. Ganda. So, pag ito lahat naging bunga, ang dami nito, ilang puno lang siya, pero ang daming bulaklak, bawat, ano, bawat puno niya. Oh. Yung iba dito, hindi nabuhay. So, eto, maayos yung pagtubo niya kasi talagang hindi nadiligan araw-araw. Kahit na mainit, na ano siya, na mulaklak. Lalo na itong isa, oh. Oh, kadaming bulaklak. Sana maging bunga lahat. At sana hindi magkaroon ng uod. So, yan, nagdala kami ng pangdilig. Galon-galon lang kasi mabigat pagtimba. Parang bahay ang ginawa ni Mamang gapangan ng ano, pipino. Eto din mga kangkong, ano, dinidiligan din para kahit paano ay ano, mag-ano sila. Hindi masayang yung tubo nila. Si Cute Lola, pampalipas oras niya talaga is mga ganito. Tanim ng mga laman. Tanim ng mga gulay para may maani. Ayan. Kaya pagka yun napunta dito, puro gulay-gulay lang tayo. Tapos na pala dito sa kabila. Hindi lang. King! Uy, sumama pala si King Kong. King Kong! Oh, karabaw! Ito ang tuwa siya sa karabaw. Mabilis lang ang pipino mo, di ba? Mau ano? Ikatay na isa dahil. Asa? Ay wala, maiksi. Mabagsak pa rin. Hindi yan ano. Pampawala ng stress. Pag nakita mo yung ano. Pampawala ng stress ni Mama pag nakita niya yung kanyang mga gulay na marami ng bunga. Stress remedy ni Cute Lola. Parang bahay, no? Hi guys, update lang tayo sa nililinisan ni Mama. Ang ano na, oh, gawin niya itong garden. Ano na, malinis na yung iba. Konti na lang yung hindi pa, yung bandaron lang. Yung kila nanay Seward, tapos na doon. So, pagka ito nalinis, antay-antay na lang ng ulan, tsaka na sila magtatanim. Kasi ngayon, sobrang ano ng lupa. Sobrang tigas ng lupa ngayon. Ang saging bata dito, ma? Gulang, may patagasan. Gulang na to? Pwede na? Pwede, bus-off na tayo, mag-make na to. Mugani, no? So, tignan natin yung saging bata dito ni Mama. Walo ka buhok dahon. Ha? Ah, walo pa dagan pa kayo? Ulo, ganito kita dada sa una. Ama ba? Sige, tingnan natin.
Oh, itong kanakasuwir dito. Linis na talaga siya. Sus, grabe yung init ngayon. Sobrang init dito. Mabuti na lang maraming mga puno. Kahit papano, malamig yung hangin. Pero pagka na direct sunlight ka, sobrang sakit sa balat. May tanim dito si mama na saging bata. Kakatuwa tong saging bata kasi ano, sobrang liliit. Kaya siguro bata ang tawag kasi ang liit talaga. Tanim ni cute lola na saging bata. Mora nila isaging diri, magatong mga tanom diri ma? Magatong mga tanom diri nga saging? Ayan no. Ang liliit. Sige nga, saging bata. Bata nga naman. Ayan, ang saging bata ni mama. So ilang ano, tumahaba oh, dami. Nung minsan, nagsabay-sabay siyang mahinog. Ah, di namin maano, pinamigay namin sa iba, mga kapitbahay, yung mga bisibisita doon. Sige, kain lang kayo kasi ang dami. Ka doon mga ano kasi mga may sira yung ibang saging so sobrang init siguro din. Ma. Aw. Alam niyo dito guys, ang linis nito noon. Ang ganda tignan na may mga tanim. Kaya lang kasi tuwing nagpapatanim dito, laging nalulugi. Ano po kayong magandang itanim dito na kikita naman? Kasi gusto ko sana siya ipa-tractor. Kaso lang, pagka yung nagiging income mo naman, eh sobra pa yung ginastos mo, mahirap. Sabi ni mama, eh ano lang daw at least may makain. Pero mahirap din. Pagka yung gastos mo, eh sobra sa ano, sobra kaysa nagiging income. Dati to, tinam na ng mais, kamote. Pero ano, lugi talaga. Tapos ang mahal pa ng patraktor. Kaya nag-aalangan ako palagi na ipa-trabaho kasi sayang yung ano, sayang yung gastos, hindi naman nababawi. May makukuha ka lang konti, hindi talaga siya nababawi. Kaya iniisip ko kung anong pwedeng itanim diyan na okay ang magiging income niya. Mga pato ni kabungot, madaghan pa? Ha? Daghan pa na yung pato diha? Yung kabungot na miso. Bago na po na miso? No, patag ako nito na. Asa man? Aw, gulang na na. Mga tun, tatarog lote, magsugba ta rito. Naidagkang isda sa ref ma. Ay sa freezer. Ito at uog ma para kuan. Naman ka kayo magtrabaho ma. Kaya ano ka sa kanya mga hon. Mga ref. Blood himers. Ayan. Alas 5 na ng hapon. Pero tignan nyo naman yung araw. Sikat na sikat pa yung araw. Masakit pa sa balat ang ano, ang init. Pero alas 5 na. Kahit mag alas 6 dito, mainit pa rin. Talagang El Nino. Grabe, ang init talaga ngayon. Dito, pag naulan, sobrang punong-puno to ng tubig dito at ang putik ngayon, no. Nag-crack na sila. Siyempre, puntahan ko pala yung aking mga... Ha? Kaya magdilig po may dito sa lote ba? Kaya mga tanong dito, sayang, aluoy kayo. Pero nagdilig man si Buyo gahapon. Yan, update pala tayo sa aking mga baboy. Ano na to sila?
2 months na ngayong ayan. Na, gusto na lang kumain. Na sila ngayong 21 aray at kahapon meron nagawi eh no hindi kahapon nung isang araw may nagawi ditong pabo so ayan lalaki tatlo sila dalawang lalaki isang babae so napost ko sa Facebook kaya napuntahan ng may-ari. Pero, pinakiusapan ko, iwanan mo na itong lalaki na isa. Kasi, itong dalawa naming babae, meron kaming puting pabo, pero walang si Milia ata. Hindi nagiging sisiw yung mga itlog niya. Kaya, yan. Gikuha na agad itong nadakpan. Silang ko, ang Gina. Ka Gina mo na ito. Gina. Gina nga, good malin. Ah, ilaon? Ay, sabi.